ang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Bonbulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Bulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Bonbulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Bulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang mitis lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kung mag-alilangan. Handang handa kang tulungan hanggat hindi na sa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bonbulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bonbulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Bulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Bulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Bulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Alright! Ayan mga kaibigan, magandang hapon. Good afternoon, world. Ito na tayo sa ating 3 o'clock habit. Isumbong mo kay Tulfo. Ako po si Alin Sarer. At ako naman po ang bago ninyong kakampi na si Bon Tulfo, sitting in for Kuya Mon, Kuya ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. September 17 po ngayon. At Huwebes, araw ng Huwebes. Uy, ano mo, partner? 99 days to go. Pasko na! Aba, yung mga Jose Marichan fanatics dyan. Oh, yung mga mahilig sa ano, Ray Conniff. Ayan, mag-umpisa na. Bear months na nga, ika. Actually, matagal na. Actually pala, September nag-umpisa. Eh, papunta na tayo sa Christmas pala. Ayun. Correct. Kaya bilang ko nga, habi mag-countdown tayo, wala nga yung araw na ito, 99 days to go. 99 days, wow! Sana Merry Merry Christmas tayo talaga, no? Well, balita ko nga, partner, mukhang merry naman yata kasi meron na daw, meron tayong balita na pwede na tayo mag staycation. Yeah! Teka muna, baka akala nyo, porque pwede na. Nag-staycation na si Kuya Mon, ha? Hindi po. Hindi. Meron pong pinapalo ang si Kuya. So baka sabi, inuman tayo. Oo. Oh, <ganda. laughs> pinapalo po siyang kaso sa ating public service. Kaya yes, hindi po muna natin siya makakasama. Kasi kahapon pa, ikaw naman yung wala. Oo, may pinapagawa din sa akin si Kuya Mon. Kaya sabi ko nga, absent muna. Pero it's good to be back. Para yes, ako rin. Dalawang araw akong nawala, 2 days, dahil nag-attend ako ng World Journalist Conference via online lang naman yun. Kala ba talaga nag-abot ako, no? Online lang yun. Pag nagtapos na ba yan? O tapos na, last day ko kahapon. Last day yesterday. Okay. Yes. So makakasama ka na namin lagi. Ayan. Correct. Thank you so much sa successful na conference na hosted by the Association of Journalists in Korea. Aba, okay. Thank you so much. Doon sa 80 plus na bansa partner ang umattend. At ako po'y natutuwa. I'm represented the Philippines. Representing the Philippines. Kinagagalak namin, ha? Kinagagalak namin at pinagmamalaki ka namin. Ow! Kala ko sa tabi mo, kinakahiya po namin. Huwag naman. Aba, sige mo, malaho ka ba naman sa ilan? 80 plus, partner. 80 plus, 80 mahigit na parang, mga... Parang feeling ko beauty contest yung sinaliyat. Karamihan ba babae o lalaki? May mga lalaki din. May mga halo-halo. Miss Philippines! Ah, okay. Ganun pala yung
Ang so sa bawat bansa, iisa lang ba ang representative or... Actually, hindi eh. Nalulungkot ako, ba't ako lang nga po sa Pilipinas? Ako lang siguro yung makapalang mukha. Yung sa ibang bansa kasi may tatlo, dalawa, ganun. Let's be proud. Aba, let's be proud. Oh. Proud naman kami sa iyo. Yan. Napaka naman po thank natin. Si... Yay! Thank you! At salamat po doon sa mga nakamiss sa akin. Ako, meron ba kaya? May nakamiss kaya? Meron. Araw-araw sumusundo yun. Ayan, anyway, binanggit mo na kayo na partner. Staycation. Ano ba yung staycation? Ano ba ibig sabihin ng partner? Sabi nga eh, stay in one place na the vacation. Hindi ka pwede mag... Stay na bakasyon. Na bakasyon. Oo, so dun ka lang. Actually, usually ang staycation ginagawa yan pag Pasko, yan, mga bagong taon, pupunta ng Hong Kong, nandun lang sila sa hotel, kakain-kain dun, manunod ng fireworks, mag-shopping-shopping. Pero most of the time, ang pagkakaintindi ko, ha, correct me if I'm wrong, partner, andun lang sila sa hotel. Nandun lang sila most of the time. Yes. Di ba? Nagkuputikot ng mga... Yes, they stay in... As in, yung mga amenities ng hotel, swimming sila, dun lang sila, and nagbo-buffet sila dun sa baba, and all that. Parang ganun lang. As far as I understand. So, what partner na staycation ka na? Ikayo, I'm sure, palagi kayo nag-staycation. Ginagawa namin yan before nung wala pang pandemya. Nung hindi pa uso tong COVID-19. Yeah. Kami rin, once in a while, pagkakataon, kahit overnight lang, no? Pero hindi sa malayo, dito lang din. Mayroon sa isang hotel, ganyan. Bro, sorry, usually dito lang. Dito. Mahirap pag malayo. At yeah. Ganyan nga po ay inaprubahan na ng Department of Tourism yan, partner. Tsaka ng AITF para palakasin yung ating turismo. Ayun. Mahina turismo natin. Yes. Kailangan siyempre kumita na tayo, kumita na mga hotels natin, community. Kaya i-open na nila. Pero I'm not sure kung anong araw talaga po pwede na. Kasi pinaghahandaan. So, naghahandaan na yung mga hotels ngayon, nag-general cleaning na sila. Ayun. Actually, partner, speaking of which, ano, itong with regards to tourism o sa usaping turismo, ang Japan, basa ko lang, ay malapit na siyang magbukas. Although before Shinzo Abe went, di ba, nag-viral siya that he's already stepping down as the prime minister. Itong bagong prime minister, para kasi si Shinzo Abe ayaw niyang buksan talaga eh. I think, I believe, if you correct me if I'm wrong, that the new prime minister, well, I'm sorry, I nabasa ko siya kanina, I forgot. Sorry, I totally forgot. The new prime minister is I think, opting to open before December yung gates ng Japan kasi napakahigpit ngayon doon. Walang nakakapasok, walang nakakalabas. At ang interstate ba ang tawag doon? Basta sila na from Kyoto to Haneda or to something. Napakahigpit pati. Yun. And hopefully, heavily dependent ang Japan sa turismo pala. Which is alam naman natin yun, di ba? Heavily dependent sila. We all know that. And hopefully, magbukas na ang partner at may mga plano pa tayo dyan. Abangan nyo po yung mga plano na isumbong mo kay Tulko sa Japan. At yung plano ko din. Plano ko din. Sama na partner, baka may hapon na mabulbulag pa. Why not, no? Makapunta doon sa mga magandang places dyan sa Japan. Tama. Dito sa atin, ang pinapayagan lang na mag-staycation yung mga GCQ areas. Tama. Mga GCQ area kasi iba-iba pa eh, di ba? May MACQ, may GCQ, mga ganun pa. Ang pinapayagan pa lang mag-staycation yung under ng
GCQ. Ayun. General, ano na to? GCQ? Yan, yan ang pinapaga. Yan na. General, ano nga yun? Community quarantine. Community quarantine. Ayun. At ang pinapayagan pa lang ang Metro Manila, yan, yung mga hotels natin pinatmamalaki dito, maganda na ang Bulacan. Ang Bulacan, mga resort eh, no? Mga resort yan, no? Yeah. Bulacan, marami dyan, mga private resorts. Patangas, mga beaches. Patangas, eh. Yeah. Mahanda na rin sila. At sa Tacloban, pwede na rin ho later on na mag-staycation dyan. Actually, kasi, partner, ano mo yung napupuryong na rin tayo sa bahay natin? Ilang buwan na tayo nakakulong sa mga bahay natin. Board actually, na sawang-sawa na doon sa apat na sulok ng bahay natin. Kumbaga, sabi nila eh, nakakasawa, no? Maiba namang lugar naman tayo. Na, ang nangyayari nga dyan, parang nasobrahan na tayo sa paglilimlim. Parang mga manok, nasobrahan na tayo sa paglilimlim. Dapat, di ba, mga ano-ano naman. Kumbaga sa sobra, sisiw na, nililimliman pa rin. Ilang buwan na nagsimula noong March hanggang sa ngayon. Hanggang, yung mga pwede na magtrabaho, yan, nakakalabas, di ba? Pero partner, iba talaga totally nasa bahay na. Partner, meron nga pala ako isa pa palang tanong. Eh, di ba, napag-usapan itong usaping GCQ and pwede na tayo mag-staycation. Mm. Yung binabanggit mo kanina, social distancing. Ano ba ang allowed? Actually, di ba isang yung mga tao yung sa resort o doon sa stage. Hindi pwede ba yun? May distancing pa rin. Ipa-practice pa yung kahit na may station na. Kaya lang kahapon pinag-usapan namin nila Kuya Mon na parang iniksian, niliitan yung distance. From 1 meter... ay parang gustong gawin ng Department of Transportation into 0.7 na lang ang distansya hanggang 0.5, mga ganon. So medyo malapit-lapit na. Although may distansya pa rin. Kaya lang, maraming kumontra doon, partner. Kasi hindi pa rin daw safe. Hindi pa tayo safe doon sa virus. Eh, baka kumalat na naman, lumaki na naman yung bilang. Eh, papalaki pa nga actually yung bilang ng mga nagpo-positive, kaya dapat hindi daw muna iksian, ibalik daw sa dati. So, para may nabasa rin ako kanina, ibabalik ulit doon sa distancing, sa tamang distansya. So, kung nasa staycation tayo, pamilya lang naman yung mag-asawa lang naman ang pupunta doon, tsaka mga anak nila, kung sakali. At overnight lang ang allowed part. Hindi pwede mag-stay na matagal. Baka staycation literal, gawin yung 4 na araw, 3 araw. Hindi pala pwede. hindi po pwede yun. So overnight lang papayagan. Tapos within your area, within your region lang. Tayo dito sa NCR, dito lang tayo pwede mag-staycation. Tama. Hindi tayo pwede pumunta ng Batangas, hindi tayo pwede pumunta ng Bulacan. Ganon din sila. Hindi sila pwede pumunta ng Metro Manila. Okay. Naintindihan ko. Alam mo na, anak. Kapili ka na, partner. Nasa isip mo na ba ano ba yung saan ka pupunta dito sa Metro Manila? Doon na lang sa bahay. Libre pa. Yun. Nasanay na rin ako eh. Hindi na rin ako naglalabas. Wala naman pupuntahan. Diyan ka na lang mag-staycation. Dito na lang sa bahay. Para mabait ang dating. Ayan. So, good luck. I'm sure marami ho ang natuwa. Kasi yung mga board na sa bahay, sa wakas, ay papayagan tayo makapag-relax. Makalabas. Punta sa mga hotels natin. Marami tayong mga hotels. Dito na lang sa Pasig. Diba? Yes, ang dami dito. Saan sa Pasig, partner? Malapit sa EDSA. Saka sa tapat natin. Ay, linawin mo. EDSA Shangri-La. Ayun mo yung banda roon. Hindi naman yun. Ewan ko kung yung mga yun ay pwede.
Hindi naman staycation yun. Hindi ko masasabi. Hindi naman staycation yun. Hindi naman staycation. Yun ang tinatawag na short short staycation. Staycation. Hindi yata pwede doon. Hindi yata pwede. Kaya kasi mas cheaper eh. Mas mura doon. Ano yung mga bata tayong manunood. Ah, manunood tuloy. Manunood pala. And then the same time, mga nakikinig. Oh. Ha? Bad yun. Bad. Ayaw, mamili na. Mamili na ako kayo. Ano yung gusto? Metro. Sa Maynila, maraming malaking hotel dyan. Dito sa atin, sa Pasig, dito sa area natin. Sa Makati, tama. Global City. Global City. Oh, dami. Quezon City. Marami rin sa Quezon City. Madami din. Atayin nyo lamang ho at i-announce ang opening. Mag-general cleaning ang lahat para siguradong walang naiwang mga virus at dumi. Ayun. Yes. At safe po yung mga guests. Yeah. Sige, very good. Hintay, sige. Abangan natin yan. Pag nawala tayo, partner, sabi nag-staycation tayo. Alternate tayo. Ayan. Itong weekend. Weekend. Kaya dapat ginagawa ng weekend yan. Saturday, weekend, Sunday. Saturday, Sunday. Yes. So that is good news for mga hotel owners, di ba? At the same time. Pati ka sa mga restaurant. Sa mga restaurant doon. Sa loob. Di ba? Yes. Masarap. Anyway, samahan niyo ho kami ha. Ay kami nakapag-chikahan na at buksan na yung mga cellphones. Ano ba? Facebook ninyo dyan sa inyong mga laptop. Yes. Buksan nyo na sa www.facebook.com/DZRJ810 or pumunta or i-click nyo lang or well, i-search nyo lang, isumbong mo kay Tulfo page. Mag-a-appear na yun doon. Simulcast tayo sa Radio Bandido YouTube. Sa YouTube, live din tayo dyan. And of course, sa Channel 224 sa mga Sky Cable Plus TV boxes at Channel 25 para sa mga Sky Cable subscribers. Correct. Sige. May mga nagtatanong lang sa cable daw nila, Sky Cable nila. Wala daw, di daw nila makita tayo sa Channel 25. I-check-check nyo lang, hanap nyo, kapain nyo lang. Baka mamaya nasa Channel 26 pala. Kasi minsan eh, nag-iiba yata. Wala daw, di daw nila makita sa Channel 25. Kasi nyo lang, hanapin nyo lang. Makikita nyo rin po. May suggestion ako, pwede nyo na kanina. I-auto-search nyo na lang yung channel para lahat masagap. Minsan kasi, pag nagre-reset yung box o pinapatay, minsan nagre-reset yun eh. So, kadalasan, nagkukulang ng channel. So, ang ginagawa, pwede mag-auto-search. Yan, o. Yan. Sa mga stereo, sa mga kotse po ninyo, pihitin lamang po ang inyong 810 na istasyon sa AM. Yes. Sa mga nagbabiyahe, pasamahan nyo lang po kami hanggang alas 4 po tayo ng hapon dito sa ating public service. Yeah. Mamaya partner, tampok natin. Ito interesting yung mga kaso natin. Isang kaso na naman po ng rape. Pangahalay ang idinulog po dito sa atin at nangyari po dyan po sa Pangasinan. Dalawang beses po na nabiktima itong batang ito, 15 anyos, ha? Dalawang beses po at magkaibang suspect pa. Ako. Nang alay sa kanya. Nakakalungkot naman. Kaya tampok po natin, pakinggan po natin mamaya ang kabuuan ng sumbong niya at ang aksyon na ginawa ng ating palatuntunan. At yung isa pa naman, ito, makaka-relate yung mga tricycle driver natin, mga kaibigan dyan, mga nakikinig sa atin, yung nagsasabong daw ng mga tricycle driver dyan sa kanilang tilahan. Yan, may sumbong ho ang mga misis nila dumulog sa atin para humingi ng tulong para sa kanilang mga mister. Ayan. Well, anyway, mamaya ako mag-comment with regards to that. Kasi may mga kaibigan din ako ng sasabong-sabong and stuff. Anyway, sige. Meantime, ano ko lang bago tayo tuloy mag-break, lost and found natin, partner, isang pitaka, isang wallet ang napulot ng ating kababayan si Bernard. Wallet daw ito ni Owen Pendon. Ayan, Owen napulot Pendon, po na September 14. Mm. O September 14 dito sa Maya along Podium Ortigas. Yes. Naglalaman ho ng mga cards, health card, master card, etc.
Ayan, Owen Pendon, nandito sa Tanggapan na isang bumukay, Tulfo, yung iyong wallet. Wala na itong cash, ha? Wala na lamang pera. Wala. Yung card na lang. Cashless si pare. Cashless si Owen. Cashless si Owen. Full card. Yan. Alright, sige partner, magbabalik tayo, ha? At sa pagbabalik natin, dinidiritso na ko kami sa aming servisyo publiko. Makalipas po lamang ilang paalala, ang oras na po natin ay alas 3:20. Tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumpong mo kay Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumpong mo kay Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na buon. Mga krimen at anumay ya ay lahat baong walang witness, lahat masok. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alitlangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan, na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na paramitik. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Old Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamay. Old Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumpong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Old Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumpong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Watch as the Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, embark on a multimedia initiative hosted by Chairman Dante Jimenez every Saturday from 3 p.m. to 4 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810AM and YouTube channel RJ News PH. The weekly program allows Chairman Jimenez more flexibility in sharing the PACC's accomplishments and activities with the public and assure its continued advocacy and vigilance in carrying out its mandates towards good governance and public accountability. Listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Yan, partner. Magandang hapon po ulit, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ako po ulit si inyong bagong kakampi na si Bon Tulfo and partner Aline. Mukhang malayo ang tingin. At ako naman po si Aline Ferrer. Nag-check kasi ako, partner, ng mga text messages natin. Mga reaction. Yes. Oo oh, nga. Mukhang so, ano. Huh? Kaya habang tayo naka-break, nire-review na isa. Ayan, meron ka. Mabasahin yan, partner, yung AOB mo. Yes, may mga reminders tayo tungkol sa pagpapatayo ng antena. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan dahil sa ang mismong pagtatayo ng bahay o na kahit na anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigpit pong ipinagbabawal. Mike, ako lang parusa ang paglabag po dito. Pagkakakulong ng 12 taon at kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP.
Thank you, NGCP. At bago tayo dumiretso na sa sumo partner, abay birthday ng ating favorite doctor na si Dr. Gil Dineros. Iyon, Dr. D. Birthday. Yes. Dr. Gil Dineros ng St. Luke at sa Gipayan, happy, happy birthday. Ayan, happy, happy salamat birthday po. Ayun. Sige. Salamat kasi lagi natin kasama sa mga medical missions, sa mga outreach natin, sumasama sa atin yan si Dr. Ayan. Oo. Oh, yes. Okay. Alright. Umpisaan na natin, Parker. Dito muna sa Sabong. Gusto ko itong si Sabong eh. Sabong. Nakarelate ka ba, partner? dumulog po sa ating himpilan itong mga may bahay o yung mga misis po ng mga tricycle driver dyan ho sa may Signal Village, Taguig. Hindi sila ng tulong sa atin dahil ang kanilang mga mister daw ay wala na dun sa terminal ng tricycle. Naroroon na sila ngayon sa loob ng kulungan, partner. Ayo! Nakakulong na ngayon sila, kuya. Alam mo, terminal daw sila dyan sa may Signal Village. Alam mo yung pilahan ng mga tricycle partner, di ba? Yeah. Pag antay sila, kung may dumating na pasahero, di ba? Sama. Parang na-imagine ko na yung eksena eh. May ikaw na-imagine. Kaya imbis daw ho na makapaghatid ng pasahero itong mga tricycle driver natin, itong mga mister, ay hindi po. Sila po ay kinuha ng mga pulis. Bakit kaya? Pakinggan ho natin ang sumbong ni Ate o ni Nanay Snooki. Narito po. Irereklamo po namin yung mga pulis na dumampit doon sa mga mister namin na namamasada lang po sila ng tricycle po, ma'am. Nangyari po yun noong August 22 ng umaga kasi po may nakapag-report daw po sa kanila, may nagaganap daw po na tupada doon na hindi naman po totoo. Anong ginagawa ka ba nakapila? Nag-aantay po sila ng pasahero, ma'am. Tapos dumating? Oo, dumating po ang mga pulis at may nag-report daw po doon na may nagaganap daw pong tupada doon, ma'am. Meron nga ba? Wala po, ma'am. Kasi marami pong makapag-witness doon. Totoo po yun, ma'am. May manakuha silang manok doon sa gilid. Yung bagong ligo na manok. Tapos may kabit na ano na yung gloves. Eh, bakit may manok doon sa terminal? Dala yun ng dalawang driver na walang biyahe. Natawa ko lang, partner, sabi eh, bagong ligo. Wala bagong ligong manok. Hindi, partner. Actually, partner, nakakatawa yun. Meron talaga kasi, meron ako ng mga kaibigan ng mga tricycle driver sa amin. Wala. Talaga meron talagang instances yun na meron talaga bit nila yung kanilang mga alaga parang manok. Parang pet, no? Parang pet nila yan. Pet. Dahil sa kadahilanan, kasi minsan, wala daw mag-aalaga. Kumbaga, wala magpapakain. Kasi may oras yung kain yan eh. May oras yung kain. Pag hindi mo napakain sa ayos yan, wala. Pag dinala niya sa ligal na sabuan, wala. Yung tinatawag na pinapakondisyon. Kaya ang ginagawa nila, habang nasa tricycle, sa kapila, wala pang habang walang biyahe, walang pasahero, Tima. Ama. Timas. Bubuga-buga. Bubuga-buga. Bagong ligo daw yung manok, ha? Ayaw ko kung totoo yan dahil alam ko yung manok, sipunin yan, partner. Nakakita na ako, partner, parang nililiguan ang manok. Ano yung pinapaliguan naman? Pinaganon-ganon yung kamay. Pinapaliguan. Oo. Kaso, bigla nagdatingan itong mga pulis kasi ang sumbong pala, sabi, may tupada. Mm. Yung tupada is sabungan yun, di ba? Fighting, actually, naglalaban hindi, hindi. Yung tupada, kasi yan yung mga nagsasabong, yung mga pasaway, na nagpapasabong sa gitna ng kalsada, sa mga kung saan na lang nila mapagano'n. Bawal kasi yung talaga yun. Dapat bawal. Kasi meron lugar na sabungan talaga. Tama. Ano tawag sa lugar ng sabungan? Rueda.
Rueda. Oh. Ako naman Coliseum. Hindi, actually Coliseum yun. Rueda lang ang tawag nila. Ah! Tawag lang nila. Oh. Pero Coliseum talaga yun. Tapos meron sa gitna. Ayun. There's my Cristo, may diba? Ano. Oh, na, ingay-ingay dyan. Tama. Diba? Sapo na. Sapo, te. Sapo, te. Ayun. Tapos si Baby oh, Tao. Si Cristo, ano, senyas ang senyas. Di ba ganun? Ah, senyas. Siya yung ano, taga-kwan, taga-kolekta. Taga-turo. Ng saya. Taga-turo, impusta. O, impusta. Ayun, pusta, ayun. Eh, dito pusta. Sa mga tricycle driver natin, alalang na daw talaga ng tupada, alalang mong pusta. Aha. Uh-huh. Alalang daw yung nagbuboxing-boxing lang, alam mo yun. Actually, napag-tripan lang, na-inisparing siguro. Oo, eh, siyempre, alam mo naman. Alam mo naman, partner. Siyempre, walang libangan. Siguro natuwa. Ah, sisigaw na. Hindi nila alam. Ay, matumal lang pasahero. Matumal. Matumal pa yung pasahero. Siguro lahat sila nandun. Mga naka... Ayun ay, lang, sige, pakikita pa natin ang pagpapatuloy ng sumbok. Ito na po. Sige. Okay. Alam na, sa kahiga lang po ako sa motor ko. Pag napabangon po ako sa motor ko, nakuha ko sa unahan na parang nagkakagulo doon. Tapos yung mga manok sa na nakatali, pinagkukuha. Kaya napatayo po ako pagkakahiga ako sa motor. Sa huling pila po ako. Pero ano nung ginagawa talaga nga nung mga kasamahan mo? Nagkaantay po kami ng pasihero po doon. Oo, hindi kayo nagtupada? Wala po. Yung po nabutan po nila doon, manok po na ibibitaw pa lang, nilalagyan po ng gloves. Pero may magsasabong talaga? Wala po. Bitaw lang. Bibitawan po ng gloves lang po, hindi po yung baka na kinakabit na tari po ang tawag. Sa pilabo namin, marami magkukuhan doon kasi pilahan po yung maraming magkukuhan pag nagsabong. Ayun. So, una, hindi ko talaga maintindihan. Wala daw sabong. Pero, ano ba yung pag lalabanin yung manok? Oo. Pinag-i-sparring. Pinag-i-sparring pero hindi para tupada yun. May kita mo naman yung tupada. Magiging tupada na siya pagka may taya na. May taya, may tari, yun ang mga delikado. Yeah. Wala naman daw nakasuot na tari kundi gloves lang. Wala, pag-dopi. Walang ganun. Wala. Kung ganun lang naman at napagtipan. Yung nagkukwento po, isa sa tricycle driver yon, si Mang Rudy. Ah, okay. Na nakahiga, di ba? Di ba may mga nag-aantay, may siya nakahiga dun sa tricycle. Sa motor nila. pati sa dinampot. Pati sa dinampot. Hindi lahat na daw sila. Kaya parang walo yata yung walo yata sila roon. Yun lang. Si Kuya Rudy, habang nakatihaya doon sa motor nila na ganun, siguro pinanunood yung nagbo-boxing naman. Tapos, wala namang kinalaman. Ang kinalaman doon. Siguro daw talaga yun, promise. Walang tupada. Yun ang sabi nila sa atin. Narito po. Wala daw. Okay. Pinalabas po yung mga po namin, mga laman ng bulsa po namin, nalagay sa lamesa po. Saka yung mga bag po namin, nagay namin yung lahat sa lamesa. Pinakapkapan po kami sa mga kasama niyang pulis. Pagkatapos po noon, nahanap niya ipil, nilalabas po yung tari. Parang kapit po sa manok. Wala naman po. Tapos kinapkapan mo na yung mga nilagay namin sa... Wala na po ang tari. Yung mga nilagay po namin gamit doon sa lamesa, kinapkap din po niya, alam mo po silang nakuha. Ang nangyari po dating doon, ayun na nga po, na matapos kaming kapkapan, maiikuan natin yung hinahanap na alawa naman po, pinapusasan kami. At ilang minuto po, pinakukuha na lang po kami ng litrato. Ay, yung mga kita nyo, pinagsama-sama po. Nakukuha sama-sama po nila. Magkano lahat inabot? 1.5. 1.5 para sa ilang tao yun? 8 tao po. 8 tao, 1.5 daw. Pero yung mga bariya-bariyang pinagsama-sama. O, makita po namin. Ayun. Naku po, partner. Pagkadampot sa kanila, diniretso daw sila sa presinto ng polis. At doon, pinagdudukot yung mga bulsa. Nako, bawal yun. Wala, yung hinahanap yata. Wala naman nakitang tari. Isinasay mong taring ano. Wala. Barya-barya ang mga nakita. Total of 1,500 na barya para doon sa walong tricycle driver. Hindi naman yan, nakatutok. Pinalabas na, taya. Sabi siya daw. Taya. Ay, nako.
Ay, sige. Bayan. Kaya kinasuhan, partner, kinasuhan itong mga tatay nating tricycle driver ng gambling. O yan, kinasuhan sila doon. At yung walo, naging anim na lang inatira doon sa kulungan kasi yung dalawa partner, medyo may edad na. Pinatawad na lang ata. Oo, pinatawad na lang. Kaya yung anim ang natira. Okay. Ina-inquest na agad sila. Pinagpipicturan na, ganyan-ganyan. As in, pinal agad yung kaso laban sa kanila. Matindi. Legal gambling ang kaso. Kaya naman, humihingi ng tulong sa atin itong mga misis para tulungan na sagutin yung kaso or tulungan sila, alalayan sila tapos hanggang doon sa gusto nila makalaya rin dahil walang maghahanap buhay. Yo, tama. Yung mga asawa nila. Actually, nag-uumpisa pa nga lang siguro yung mga yung manumbalik dahil alam naman natin na matagal-tagal din. No? Tapos ganyan pa mangyayari. Yan, nakakailang barya-barya pa lang kita nila nung araw na yun. Wala na. Huli na sila. Kawawa naman. Kaya naman bilang action partner, tayo po ay nakipag-ugnayan sa ating legal consultant. Dito ang ating suking abogado para tulungan tayo dito sa kasong ito. Hinawakan po natin si Attorney Nelson Borja. Ito ay criminal lawyer, magaling, abogado, na palagi nating nagiging agapay dito sa mga agapay. Ito, narito po ang naging tugon o paliwanag ni Attorney Borja. Meron tayong batas dyan, yung anti-cockfighting law, no? Okay. Yan ay Presidential Decree 449 noong 1974 pa yan. Itinaas yung penalty dyan. Dati ang penalty lang yan ay 30 days lang. Pero dahil dito sa anti-cockfighting law, yung PD449, itinaas sa 6 months to 6 years. Mabigat ito. Ayun. Kalay mo? Wala namang ginagawa, makukulong ka na 6 months to 6 years. Sakasakali talaga makatunayan. Ano ba yan? Sabi nga po matagal yun. Partner, matagal yun, ha? Matagal. Bibirong pagkakakulong. Sabi ni Jordan Red, alahala, sabi niya, alahala, pinusasan agad, wala namang palang ebidensya. Mukhang gustong mag-nenok ng mga mamang ng huli sa kanila ng mga polis. Hindi mo sabihin. Makakapal daw ang mukha ng mga polis. At syempre, dahil nakasuhan na itong mga mamang ito, kailangan nila ng tulong ng isang abogado para gabayan sila doon sa pagsasagot o pagharap doon sa idinimanda o doon sa kasong isinampa laban sa kanila. Narito po rin po si Atty. Borja. Kiniklaim nitong mga akusado, hindi naman daw sila nagsasabong that time. Though meron talaga silang hawak na manok, pero wala naman daw karit, wala naman daw taya. It's a matter of evidence. Dapat ipresenta ng both parties. Pero sabi mo, kung wala yung knife, kung wala silang na-confiska na ganun. Kasi pag sinabing cockfighting, kompleto ng materialis yan. O kung wala niyan, maganda ang depensa niya. Yun, ang galing ni attorney. Kung walang evidence. Walang evidence, di ba? Wala daw tari. Walang mga taya. O, walang pustahan. Malakas daw ang laban itong mga kaso partner. Natin. Kaso partner, ito ang problema. Ano? Ayan. Yun ang problema. Umaga na! Yun na nakita. Umaga na! Diba? Teka muna. Paano nga pala yung mga manok? Baka adubuhin yun na pinulayin yun na. Adubuhin! Papatay ka na. Ako yan ang wag mong gagawin. Sa mga mananabo, papatayin ka na. Mahal pa nila sa mga anak nila yan, yung mga kamag-anak nila. Totoo, may vitamins pa kaya yan. Yes, tama. Ayan. So ano na pagpapadya? Ano na pagkatapusan natin? Ayan na ito, si attorney. Para tumatulungan niya. Kasi gusto natin tulungan ni attorney itong mga complainants natin. Narito ang kanya naging tugon. Well, kailangan kumuha muna sila ng records, no? Dokumento.
Opo. Tapos, pwede nilang ipadala yung records ito, basahin natin. Tapos, ang unahin nila, magpiansa muna. Sabihin ay kulang ang pera namin. Halimbawa, 12,000 ang piyansa. Magpaisa ng motion for reduction of bail. Imbis na 12,000, parigyos nila ng kalahati. Huwag muna silang humingi ng preliminary investigation kasi pagka humingi sila ng preliminary investigation, habang nakakulong sila, lalo silang matatagalan sa kulong. Kaya... Yan ang magiging role. Yan ang magiging papel ni Attorney Borja dito sa tama. Mga tatay na taxi tricycle driver. Mm-hmm. Ipapa-reduce kasi bailable naman yung kaso partner eh. Eh, syempre, mataas, medyo mataas yan. Hindi kaya nilang, hindi kakayanin. So, mag-file sila ng reduced bail. Reduced bail, oo. Para, tama. Para sagutin. So, kailangan ni attorney yung mga dokumento para mapaghandaan ang pagsagot doon sa demanda. Lagi in-advise natin, partner, yung mga misis, mga asawa na ayusin na, pritohin na lahat. Tapos sasamahan natin sila sa tanggapan ni Attorney Borja. Ah. Sana maging, partner, may dagdag ko lang bago natin tapusin tong kaso na to. Sana naman yung mga mananabong at mga kapatid nating mga ating mga kakampi na tricycle drivers. Eh wag naman na sana nating alam mo yun, eh, siyempre, iisipin naman, eh, siyempre, may magre-reklamo. Dapat naisip nila yun na, oh, baka mamaya may magreklamo. Sa panahon ito? Yun ang mahirap. Kaya, so, sige partner. Ang natutunan ko dito, partner, eh, pag nasa terminal ka ng tricycle sa Pinas, huwag ka na lang magdala ng manok. Tama. Huwag ka na lang magdala ng manok. Tama. Para talagang walang problema. Oo, mga tuta na lang. Pusa naman dyan at iba pang klaseng mga hayop pwede naman. Anyway, sige. Alright, so, sige ha, tas patuloy po namin susubaybayan itong kasong ito at kami po ay magpipigay ng update sa inyo kung ano po ang kahahantungan, kung kailan po makakalaya ang mga tricycle driver natin at tapos pa po bibisitahin nila tayo dito o tayo ang bibisita sa kanila para po matulungan natin, itasamahan kasi natin sila kaya tayo. So, yes. Okay. Alright, samantara, dito tayo sa pangalawang sumbong natin. Ito yung all the way from Pangasinan. Ako, okay, ay malungkot dito eh. Alam mo, parto, umarkila sila ng sasakyan kasi wala pa ngayong mga bus eh. Wala yes. pang biyahe ng bus. So, umarkila sila ng sasakyan. 10,000 pesos pa lang arkila papuntang Maynila pabalik. Mahal, partner, mahal. Para makahingi sila ng tulong sa atin. Ang sumpong partner, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, isang dalagita o dalagimbing ang dalawang beses na ni-rape o biktima ng rape ng dalawang magkaibang suspect. Yun ang mabigat dyan. Yes. Ito, apat, tinawag natin sa pangalang Maymay. Itong biktima, nang una nangyari partner, 12 pa lang daw siya yung unang insidente. Natakot itong bata kaya hindi siya agad na nagsumbong. Eh, ang suspect partner, kapitbahay eh. Kapitbahay. So, yan yung senior citizen, di ba? Ito yung senior citizen na si Mang Charlie Mercado. Nako. Ay, yung unang naghalay sa kanya. Sige nga, pakinggan natin ang naging salaysay ni Maymay. Ba't inantay mo pang maging 2020? Ba't hindi yung 2019 ka nagsumbong? Natatakot ako sabihin ko lang mamatas kay Papa. Yung suspect, hindi ka ba tinakot? Hindi po. Yung una po, ang nanakot sa akin. Papatayin niya daw po sila mamatas si Papa. Sino una yun? Sino yun? Charlie po. March 18, 2018 po. Saan yun nangyari? Sa bahay din po. Kano-ano mo yung suspect? Wala po. Kapitbahay lang din po namin. Paano yun nangyari? Ano po, pinasukan niya po ako sa bahay. Naglalabaw po ako. Ilang taon ka noon? 12 po. Bakit? Nasaan mo kasama mo? Si mama po naglalabaw po doon. Kaila mami ko naghahanap po nung... Tapos may pumasok sa bahay niyo. Okay. Kilala mo yung mama? Oh, dumating siya sa bahay niyo. Okay. Sabi niya? Wala ba't po. Siya nandun? Wala po siyang sinabi, hinata niya lang po ako sa kwarto. Tapos po, sinubukan umalis pero sinuntok niya po ako sa tiyan. Tapos sinubadan niya na po ako, tapos nakubad na din po siya. Tapos nung may tumatawag po sa kanya, tsaka na po siya umalis. Tapos sinabi niya po sa akin, napapatay niya daw po sila mama, tapos si Papa po nagsumbong ako. Yun. Walang kasama sa bahay, partner, itong bata. Yun. Kaya pala, naiiwan eh. Naiiwan.
Bunso to sa tatlong magkakapatid. Nagkatrabaho yung tatay niya sa malayong lugar. Yung nanay naman naglalabada rin. Eh, nag-iisa siya. Eh, yun nga, bigla siyang pinasok sa bahay nitong si Charlie Mercado. Akala lang siguro niya, kasi kilala naman eh, kasi sa probinsya, di ba ganun partner? Pag sa probinsya, magkakilala lahat. Oh, magkakilala, sa bukas na mapinto. Sige lang. Nakatawag pa niya dito, lolo, lolo. Diba? O manong, manong, di ba? Yeah. Eh, yun na. Yan yung unang insidente noong 2018 na siya ay 12 pa lamang. Okay. Ngayon, ito namang pangalawang pangyayari. Eh, nako, ito ay isang 52-year-old naman ang isa pang humalay sa kanya. Kung paano ito nangyari? Narito ang muli, ang talaytay ni Maymay. O, tapos kailan naman nangyari yung pangalawa? Noong October 17, 2019 po. Sino naman yun? Si Ricky Binluan po. Yung taga dun din po sa amin. Paano naman nangyari ito? Ano po, tinitignan niya po kung walang tao sa bahay, tapos pumasok na lang din po siya. Talagang wala kang kasama na naman? Wala po. Si mama po nagbibilad ng palay nun, tapos si papa pumasok po. Tapos si ate may pasok po. Ano naman ginawa niya mamang yan? Ganun din po sa una. Inubara niya din po, tapos nagubad din po siya. May alam ba siya doon sa nangyari sa'yo nung una? Opo. Alam niya? Opo, kasi pa, po nung una, ano po, kumuha po ako ng lubid kasi binabala ko po magpakamatay. Tapos siya po yung nakakita sa akin. Oh, tapos kinomfort niya po ako, tapos pa, nagka-relasyon po kami. Ilan taon na yung mama na yan? 52 po. 52 po. Nagka-relasyon kayo? Opo. Kasi kinomfort ka niya, nahulog-alog mo. Opo. May pamilya ba yan? Opo. O, tapos? Tapos yung pagkatapos niya po akong gawin noong October 17, 2019, mula na po. Yun, yung pangalawa partner. 50 years old, may pamilya. Pamilyado. Ano ba naman itong... Inongkot siya. Sinalo niya, at akala ko naman eh, parang, oh sige, kawawa ka naman. Abay, may balak din pala ang ulol. Ibang klase din eh, no? Kawawa. Nakita niya, nakita daw siya, di ba? Eh, base sa kwento niya na magbibiti eh, biti yung bata. Eh, natanong Ricky Luan. Kinomfort. Siguro itong bata, nahulog ng alob. Naging magkarelasyon sila. Ito namang mamang Ricky Luan, baka hinayaang mahulog ang loob sa bata. Eh, inaasawa siya. Minor de edad itong bata, biktima. Diba? At yun, nangyari, may nangyari siya, pinilit daw siya kahit na ginagusto yung ginagawa o gagawin sa kanya nitong si Ricky Binluan. Oo, kasi may trauma na siya, kaya talaga tatanggi siya. Ano yung bagong rape na naman yung ginawa sa kanya, di ba? Di naman talaga yung pagiging, yung ano yung kanyang pagiging inosente at saka yung kanyang trauma. Noon kahinaan nung sinaman pala niya. Grabe, partner. Grabe naman. Kaya nakapagsumbong lang itong bata, partner, recently lang. Kasi yung siguro, iba na yung naikwento niya sa mga classmate niya at saka sa tita niya. Ngayon sila yung nag-push dito kay Maymay na magsumbong na dun sa kanyang mama, sa nanay niya. Kaya narito po ang reaksyon ni nanay nung malaman po itong nangyari sa kanya. Nagagayat po ko sa sarili ko dahil bakit ginawa niya po nila yun. Sana po ma. Nagtiwala kami sa kanila ma'am. Hindi po alamin magagawa sana namin yung... Yung sa unang suspect. Opo, yung sa unang suspect po ma'am. Itong sa pangalawa na naging boyfriend niya. Ganon din po, bakit hindi niya sa amin sinabi agad ma'am na, na nangyari sa anak namin yun. Yung una lang po sana, ma'am, nahuli na sana. Pero hindi po siya nagbubo sa amin, ma'am. Tapos naman, itong napunta kami sa police, walang nangyari din. Kaya kami dumulog sa NBI, ma'am. So, NBI po ang naghawak na kaso? Opo, NBI na po, ma'am. Oo, yung mga suspect po, hindi na hindi hinuli? Hindi po, ma'am. Dahil daw? Dahil daw po, matagal na po nangyari, ma'am. Kaya, ano po yung gusto ninyong gawin namin? Ano yung ano po, ma'am, kasi namin? Po yung isang suspect po, ma'am, nagbabalak na po bumalik ng abroad. Gusto po namin mapigilan yun, ma'am. Para hindi po siya makalabas ng bansa. Kasi kung alis siya, ma'am, di wala na pong justice sa anak po. Yun, si nanay. No? Eh, talagang no. Kailangan niyang kasuhan dahil may balak pa yata umalis pa. Mm-hmm.
kasi sininanay yung sarili niya partner kasi hindi na bantayan daw itong kanyang anak. Yan na, nasa, sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Maging aral yan, magsilbing aral yan sa mga nanay at magulang na kung hindi nyo masamahan yung mga anak nyo, iisama nyo na lang. Mabantayan. Yun. Oh. Yeah, yeah. At yan na yung pag-aalala nila partner na mag-alabas daw na bansa, babalik daw ng Canada, itong si Ricky Binluan. Siyempre, ayaw nila mangyari yun dahil nga nag-ahabol sila ng muspisya. At nalaman natin partner, dahil bilang aksyon, tumawag tayo sa prosecutor, provincial prosecutor's office para alamin yung status ng kaso. At nalaman natin na may resolution na yung kaso niyan at na nalaman din natin na yung kaso kay Ricky Binluan ay dismissed. Samantala yung kay Charlie fighting for. Kaya malakas ang loob na magpa-party na nga daw sila kasi babalik na ng Canada. Yun ang inaalala. Kaya tayo ay tumawag sa isa pa nating kaibigan o partner na abogado dyan sa Pangasinan para mahabol itong kasong ito kasi kalalabas pa lang ng resolution, pwede pa itong mahabol. At tinawagan natin, nakatugnayo, kay Attorney Artemio Amon. Narito po ang kanya nag-itug. Attorney, si Aline. Kumusta? 15 anyos na siya ngayon, itong bata. Minor? Oo, nangyari ito noong 12 pa lang siya. Walang yan. Sino gumawa? Dalawang mama, magkaibang lalaki pa to. Any family relation? Neighborhood. Yung isa, senior citizen na. Tapos yung sumunod, after a while, after several months, yung isa, 52 years old naman. Bakit nila pinaglaruan yung bata? Ay, kasi nag-iisa, tinakot, walang kasama sa bahay, naglalabada ang nanay. So, in NBI nila, final naman ng NBI, sa Lingayen. Eh, siguro, matatapos ako 3 o'clock. And then, they can see me in Bani at 5 o'clock. Yun. Nakikita sila partner, kaya pabilis ko nung pinauwi ng Pangasinan itong pamilya para mahabol nila si attorney. Pinakpo muna sila ng kopya ng resolution sa prosecutor's office para may hawak sila, pakita nila kay attorney. At nagkita nga sila kagabi. Ayun. Yun. At si attorney na, nasagot dito sa kasong ito, siya na ang tutulong para mabigyan ng hustisya. Hindi lang ayun, yung isang mama ang mananagot, dapat pati yung isa pa. Diba? Pati yung isa dapat, oh, partner. Hmm. Dapat tayo managot yan. Ito. Yes. At yun nga ay, text sa atin kanina lang si nanay, sabi niya, nakakuha na siya ng mga requirements na pinapakompleto ni attorney kasi yung medyo may mga, kaya na-dismiss partner yung kay Ricky kasi yung sa barangay, yung usapin doon sa pag-blocker, pag-report sa barangay, yun yung nakahina doon sa kaso. Kaya utos ni attorney dito kay nanay, kung gagawa siya ng affidavit, papipirmahan doon sa barangay official para mahabol nila yung kaso ng nanay. At makulong pa rin, makulong managot itong dalawang ito. Alam mo ba yung Charlie, yung senior citizen? Wala na doon sa lugar nila. Sabi, nagtago na ito sa Baguio. Patay na? Sa Baguio. Ah, nagtago. Ito. Nagtago. Nagtago. Hmm. Nagtago dahil natatakot siguro. Baka patayin siya ng mga tao doon. Ay, nako. Kaya ito pong kasong ito, dahil ako gayo-tagay po si Kuya Mon sa mga ganito na pinapatulan ho yung mga bata. Kaya ho, tututukan ho ng isang buong kay Tulpo itong kasong ito hanggang sa makamit po yung hustisya, mapakulong ho natin itong dalawang suspect na ito. Asahan niyo po, natututukan natin yan. Hmm. I-update po namin kayo, don't worry, kung ano ho mga kaganapan dito sa mga kasong pinifeature po namin sa programa. Yo. Okay. Mm-hmm. Mga text natin, oh, ito, mga sabongero daw. Ano yan? Kantahan sila ng manok na pula. Ayan. Yung kantang manok na pula. Manok na pula, oh. Oo, hinaharap ni Jordan Red si Kuya Mon. Wala po si Kuya Mon. May pinapala po siyang kaso.
dito sa ating programa. Oo. Okay. Tapos, ito, sige, may text din ang partner. Ito, partner, no, batingin ko na lang si Krisha Tanabe ng iFranchise. Hello, how are you? Si JC Rodriguez, Tita Luisa Angeles. Ayan, at saka si Attorney Nelson Borja. Hi, Attorney. Ayan. Thank you. Sige. Ayun po. Salamat sa inyong dalawa. Alright, mga kaibigan, natapos na natin ang isang oras na pagtatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa amin. Bukas po ulit, isumbong mo kay Tunfo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po ang bago niyong kakampi na si Bon Tulfo sitting in for Kuya Mon. Mga kakampi, sabay-sabay po natin sabihin, Pinoy, mabuhay ka. Mabuhay ka! Bye-bye! See you tomorrow! Pagpagtanggol ang naabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutupi. Tulfo! Pagpagtanggol ang naabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na buon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang imbis, lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alitlangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitik. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bon Tulfo! Pagpagtanggol ang naabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutupi. Bon Tulfo! Pagpagtanggol ang naabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutupi. The views and comments.